ako si Teacher Weng, maligayang pagbisita sa aking YouTube channel. Ito ang Tagalog version ng inverse proportion. Kasi maraming nagre-request sa akin na Tagalogin ko daw. So ngayon, humanap ako ng time para makagawa ako ng Tagalog at ng English. Kasi medyo busy ako just recently. So ngayon, eto po yung Tagalog version. Yan. So, ipapaliwanag ko po sa video natin ngayong araw kung paano malalaman kung inverse proportion ang given at syempre pati na rin yung formula and of course how to solve problems involving inverse proportions. So, kung gusto nyo matutunan ng topic natin ngayong araw na to, keep on watching! So, magsimula na tayo sa lesson natin ngayong araw na ito. Ayan. So, para mas mapaliwanag natin ng maayos, magsimula tayo sa table. So, sa direct proportion, sinabi ko na yung ratio, yun yung constant. O yung ratio ng dalawang quantity. Halimbawa, katulad nito, number of builders and number of days. So, magkaibang quantity. So, syempre sa inverse proportion, hindi ganun. So, ngayon, pagbabasihan natin yung constant para ma-fill in tong table. Pero, syempre, hindi nyo pa alam kung ano yung constant. Okay, so ngayon, i-fill in natin yung table. Based lang dun sa nahanditong given. So, let us read the given. The time required to build the house is inversely proportional to the number of builders. If there are 5 builders, it takes 30 days to complete the house. How many builders to be employed to build the house in 25 days, 15 days, or 10 days? Okay, so let us complete the table. So, obviously, dito mas madaling i-fill in yung box nakatapat ng 15. Kasi diba, kung kaya mong mag-build o yung limang tao kayang i-build yung house sa 30 days, obviously, kailangan mong doblihin yung tao mo para mahati yung araw. Tama? So, dito, kailangan mo lang ilagay ay 10. So, ibig sabihin, ayan, 10 tao yung kailangan mo para maitayo mo yung bahay sa loob ng 15 days. Ngayon, ang problema natin, paano kung hindi kalahati. Okay, so si yung ito kanina madaling malaman. So sa inverse proportion medyo mahirap alamin. Pero since alam ni Teacher Weng ang constant, ilalagay ko kung ano yung dapat na nahandun sa table. So ngayon dito sa 10, kung kailangan mo lang tapusin yung bahay or yung house sa loob ng 10 araw, kailangan mo ng of course 15 builders. Ayan, parang magkabaliktad lang sila, di ba? Kung kailangan mong tapusin ng 15 days, kailangan mo ng 10. Kung kailangan mo namang tapusin ng 10 araw, kailangan mo ng 15 person na mag-build. Okay, ang tanong, paano naman dito sa 25? Okay, so we have here 25. The answer here is 6. Ayan, ngayon ang tanong, nagtataka ba kayo kung paano kong nalaman yung exact? Yes, kasi alam na ni Teacher Weng kung ano yung constant. So, ang constant natin dito is yung product nung dalawang quantity. So, dun sa direct proportion, yung ratio yung constant. Sa inverse proportion, yung product yung constant. Diba? As compared to direct proportion na yung isang quantity habang tumataas, yung other quantity tumataas din. Sa inverse proportion, habang tumataas yung isang quantity o yung mga unang quantity, yung other quantities, bumababa. Okay? So, ganun ang pagkakaiba nila. So, magkabaliktad yung mangyayari. So, tingnan nga natin kung yung product nga yung constant. So, 5 times 30, we have 150. 6 times 25, of course, 150 pa rin. 10 times 15, and 15 times 10, we have 150. Ayan. So, ganun lang. So, in symbol, x sub 1, y sub 1 is equal to x sub 2, y sub 2, or the product of two quantities is equal to the product of two quantities or two other quantities since their product is constant. So, subukan nating magsagot ng isa. Halimbawa itong 25 days. Ayan. So, i-assign natin yung x sub 1 saka y sub 1. So, kung ito yung gagawin nating x sub 1, itong number of builders, ayan, ito yung gagawin natin y sub 1, yung number of days, o yung time. So, dahil naka-assign sa y yung number of days o yung time, dapat y din yung 25 days. So, siya yung gagawin natin y sub 2. Okay, so ang gagawin lang natin, isa-substitute lang natin siya dito sa formula. 5 times 30 is equal to,
So, ngayon, sa solve lang natin, algebraically. So, multiply muna natin to. So, 5 times 30, we have 150. Okay. So, that is equal to 25x sub 2. Divide both sides by 25. Ayan. Pwede rin natin gamitan ng multiplication property of equality. Pero para hindi ako mahirapan, divide na lang natin. Okay, 25x sub 2 divided by 25, we have x sub 2. Okay, and then it is equal to 150 divided by 25, we have 6. Okay, that is 6. Okay, so para mabuo mo yung bahay or maitayo yung bahay for 25 days, you need 6 builders. So next, we have this example. A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? So, dito sa given na to, hindi binanggit kung siya ay inverse proportion. So, wala tayong clue. Kung mahahalo siya sa direct proportion, medyo mahihirapan tayo. Pero dahil alam natin na ang inverse proportion, habang tumataas yung isang quantity. Ayan, kung mapapansin nyo dito. Yung isang quantity naman, bababa. I-apply natin yung rule na yon para malaman mo kung siya ay inverse proportion o hindi. So, dito meron tayong 20 animals at yung pagkain nila tatagal for 6 days. Ngayon, obviously, kapag magdagdag tayo ng 10 more animals, magiging 30 animals na yon. So, obviously, kung mas madami yung kumakain, mas uunti yung panahon or mas bibilis siya, ayan, na maubos. Okay? So, hindi siya magiging 7 days, hindi magiging 8, hindi magiging 9. So, bababa pa yun sa 6 days. So, maubos agad. Okay? So, ito ay inverse proportion. So, substitute lang natin siya sa formula. So, i-assign na natin. Ito, halimbawa, yung gawin nating x sub 1, ito yung gawin nating y sub 1. So, since, okay, so, dito nakalagay 10 more animals. So, ibig sabihin yung 20, dadagdagan mo yun ng 10. So, hindi ito nang ilalagay ha, 20 plus 10. O, 20 plus 10, we have 30. Or, 30 animals. Okay. So, let us substitute this to the formula. So, we have here, nag-i-English na naman ako, 20 times 6, okay, equals 30. So, ang ating x sub 2 ay yung 30, since inassign ko ang x sub 1 dun sa number of animals. Okay, now, ang unknown natin dito is yung y sub 2. Now, isolve na natin. So, 20 times 6, we have 120 equals 30, okay, y sub 2. So, ang gagawin lang natin, i-divide natin both side by 30. Okay, 120 divided by 30, we have 4. Okay, so the value of y sub 2 is 4 or 4 days. Okay, ibig sabihin, yung food tatagal lang for 4 days kung magdadagdag ka ng 10 hayop dun sa cattle. Maraming salamat sa panonood ng aking Tagalog Math Tutorial video. Kung nagustuhan niyo ang video na to, i-click lang po ang thumbs up. At syempre, huwag na rin kalimutang mag-subscribe. I-follow niyo na rin ako sa aking mga social media account, sa aking Facebook page na Teacher Wang, sa Instagram ko at Teacher Wang 11, and of course, sa aking Facebook group na Teacher Wang Official. Hanggang sa muli, magkita kita tayo sa aking mga susunod na video. Bye!